So, good morning mga ka-jungers. Nandito tayo ngayon sa Arlington sa may funeral parlor malapit lang dito sa amin. So, andito kami para maghakot. So, ayan o. So, ayan mga ka-jungers yung ha. Makakot natin for today. Ngayon mga ka-jungers na polo. Pero dito sir, dito mga ka-jungers. Magbabasa tayo ng mga comment, yung mga tanong nila sa atin sa tungkol sa pagka-jungers. So, yun yung mga ka-jungers ang ating sasagutin dito sa video nito mga ka-jungers. At marami kayong mapupulot na aral, no? Sana meron nga. Ayun, let's go. Patapos pa rin kami. So, yun yung karto natin, no? So, ang rektahan yan, malapit lang din dito. So, yung titibangin lang natin mga kadyang ngayon, yung PET, naayos nga lang nila, no? So, ito yung karto natin, titibangin natin yan. So, yun mga kadyangers, mamaya, may babal sa tayo mga muli mga ka-jungers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 5:47 na ng hapon mga ka-jungers, araw ng Martes, February 14, araw ng mga puso. So happy Valentine sa inyong lahat sa mga yung panig ng mundo mga ka-jungers, no? So kanina lang kapag ako tayo kay coding tayo mga ka-jungers, ginamit natin yung window hour ng coding mga ka-jungers. So nakapag ako tayo sa Arlington sa isang funeral parlor dito sa amin, no mga ka-jungers, no? So pagtapos namin nun, so dito nga napalad yung sa video to na nagbabalat ako na ng PET. Kasi pag coding kami, wala man kaming ginagawa, yun ang ginagawa namin, yung mga babalatan o kaya pipilian namin yung sibak mga ka-jungers. Si Mrs. naman, siya yung nagpikpik ng mga panta na bili namin doon sa Arlington mga ka-jungers. So hindi ko na siya na videohan, no mga ka-jungers, no? So dito nga sa video to, para hindi masayangin yung panonood, magpa-press update tayo sa presyo ng tansong pula class A, B at C dahil may abiso sa akin ang ating rektahan, no, kaninang umaga mga ka-jungers, no? So pero bago yan mga ka-jungers, tayo mag-update,
magbabasa muna tayo ng mga comment ng ating kajanker sa ating Messenger, Facebook at sa ating comment section, no, mga kajanker. No? Sisimulan natin ito para hindi na mababa ang ating video. So itong ang unang question ay galing sa ating kajankers na si Onin Briangas, no, galing to sa Facebook. So ito ang kanyang tanong, mga kajankers. Magandang umaga po, na nais matuto sa pagpapatakbo ng jankshop. Magtanong lang po ako, sir, kung libre ho ba pagkain ng mga tauhan nyo at bawas ho ba sa sahod nila? Yon, salamat po, mga kajankers, no. Libre pagkain ba? So yung paglilibre pagkain, mga kajangers, ay depende na lang po yan, mga kajangers, sa lakas ng jangshop po ninyo, kung kaya nyo silang pakainin sa inyong pagtatrabaho. Kasi mga kajangers, yung pagpapakain sa mga tao ay depende sa lakas ng jangshop, no? Paulit-ulit. Dahil mga kajangers, ang trabaho sa pagja-jangshop, mga kajangers, ay trabahong kalabaw yan, mga kajangers. Kaya depende po yan sa lakas ng jangshop nyo, mga kajangers. Kasi nung panahon ng tatay ko, libre tubig, libre ilaw, libre tubig, libre pabahay, mga kajangers, no? Dahil dito sila sa bodega na nag-i-stay in lahat ng mga tauhan ko, ng tauhan ng tatay ko, mga kajangers, no? So yung tauhan niya, nung araw, ang tauhan niya, yung mga painante niya, quincenas katapusan sumasahod, yung mga driver tuwing sabaduhan, mga kajangers, no? May nagawa na rin akong video tungkol dyan kung paano patakbo ng jangshop, no? Hanapin nyo na lang, mga kajangers, no? So yun, mga kajangers, depende yan sa lakas ng jangshop ninyo, na kung kaya nyo pakainin yung tao ninyo, isagot yung kuryente, yung ilaw, yung tubig, yun, depende yan. Kasi nung panahon ng tatay ko, napakalakas yung jangshop, mga kajangers, no? Kasi araw-araw ang deliver. So kasi sa pagdi-deliver, mga kajangers, gigising pa yan ng alas una, alas dos, alas tres, para bumiyahi lang sa malalayong lugar para i-deliver lang inyong kalakal, no, mga kajangers, no? Kailangan kasi kayo may puso, kailangan may puso din kayo sa mga tauhan ninyo, mga kajangers, no? So yung ganon. So kung lalabas sila, kung babiyahi sila sa labas, nangyari sa sahod nila 400 a day ng drive ng driver nyo, kunyari ang driver nyo, ang biyahe, ang per day niya 500. Pag bumiyahe siya, plus 100 siya, mga kajangers, no? So 600 na siya a day. So sahod siya tuwing sabaduhan. Sa painante naman, kung buwanan siya, o ang sahod niya sa isang buwan, mga sabihin nyo naman 5,000, 6,000. Pero pag bumiyahe siya sa labas, yung mga painante, pag bumiyahe sa labas, bibigyan nyo ng allowance na 100 pesos, mga kajangers, no? So kuntahin nyo na lang yan kung magkano abuti ng expenses nyo sa mga tao nyo at sa driver. Kasi po yan ay depende po sa lakas ng jangshop, kung paano nyo hugutin yung sasahurin nila. Siyempre, doon nyo hugutin yung pansahod sa mga tao nyo, kung paano i-recycle ninyo yung pagpapatabo sa jangshop, no? So sana may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. So yun, mga kajangers, no? So punta na tayo sa pangalawang question, no? Galing naman to sa ating comment section, na galing to sa ating kajangers na si Sir Armando Nuera, no? Shout out po sa inyo, Sir Armando Nuera. So ito ang kanyang tanong. So Sir Man, kano ba puhunan sa pagja-jangshop? So magkano ba ang puhunan? Wala pong specific na halaga kung magkano po ang puhunan sa pagja-jangshop. Ganito po yan, kasi kung magsisimula ako sa pagja-jangshop, mangungupahan ka, o yun pa lang, yung pangungupahan, puhunan na agad yun, mga kajangers, namumuhunan ka na sa upa. 1 month advance, 2 months of deposit, parang ganun yun, no? Yun, namumuhunan ka na doon. So sa pagpapamuhunan mo ang sa upa mo, kailangan, mga kajangers, pag may jangshop ka na umuupa, kailangan patakbuhin mo yun ng maayos. Kailangan mong maghakot talaga, maghanap ka ng customer mo, ipakilala mo yung customer mo sa labas. Huwag kaasa sa walk-in, lalo na kapag may tauhan ka na, mga kajangers, kahit isa lang. Siyempre, sa makukunin yung pangpapasahod sa kanya, mga kajangers, siyempre sa papasok ng mga kalakal. So kung driver ka naman, makakatipid ka sa pagdadrive, ikaw na magdi-deliver, ikaw na lang gumawa. Kung di mo pa kaya kumuha ng painante, ang gawin mo na lang, mga kajangers, kumuha ka na lang ng on-call na tao, mga kajangers. So ganito lang sabihin nyo, boy, liga, baka ba gusto mo may extra sa akin, deliver tayo, ganito, ganyan, no? Yan ang mga sinasabi ko, ay para lang sa mga nagsisimula. Sana may naintindihan kayo, kasi kung kukuha ka ng tao, mga kajangers, tas aasa ka sa walking, walang mangyayari, mga kajangers, malulubog ka lang sa upa, mga kajangers, no? Kakainin lang ng upa yung puhunan mo, mga kajangers, no? Kasi magbabayad ka pa sa ilaw, tubig ninyo, mga kajangers. So yun, walang specific na puhunan. Pero kung bibigyan ko kayo ng number, so pwede na magsimula sa pagja-jangshop, siguro meron kang
sa lahat, kung meron ka ng pwesto, meron ka ng permit, meron ka ng truck, no? So yun, may kumpleto ka na. So pwede ka lang magsimula. So 50,000 to 100,000. So pag napaikot yan, magbenta ka na, ikot mo ulit. Pero yung binanggit kong number ay lalaki pa yan, mga ka-jungers, kung depende yan sa laki ng pasok ng inyong junk shop. So pag mahina yung junk shop nyo, maliit yung pinamimili ninyo, mga ka-jungers, no? Kaya nga dito sa video to, palagi ko sinasabi din sa mga nagtatanong sa akin, huwag kayong aasa sa walk-in. Kailangan ibenta nyo yung junk shop nyo sa ibang tao, sa labas. Kailangan nyo mag-hakot, mga ka-jungers, no? So yung secret yan, sinasabi ko na. So kapag kay konti lang may nagpapakot, hakutan nyo kaysa wala kayong hahakutan dahil may pinapasahod kayong taong nagbabayad kayo ng ilaw, nagbabayad kayo ng upa. So sa mga hindi naman umuupa sa pagdadyang shop, panalong panalo kayo dahil ang isipin nyo na lang, hindi kayo umuupa, tao na lang babayaran ninyo, driver na lang babayaran nyo, tubig, ilaw na lang ang babayaran nyo. So kailangan nyo pa rin maghakot, hindi lang paasa sa walk-in, no? So yun. Sana may naintindihan po kayo sa aking mga pinagsasabi, no? So, wait lang, ay! So, yun, sana may naintindihan kayo sa ating pinapanood at cut muna tayo. So, yun, no, mga ka-jungers, no? Napaaway yung bunso kong anak, makulit. Gaway-away sa mga bata rin, no, mga ka-jungers, no? So, ito, pagpatuloy na natin yung ating udlot, no, mga ka-jungers, no? So, yun nga, mga ka-jungers, no? Maraming salamat sa mga tanong na binigay nila Sir Onin Bringas at ni Sir Armando Nuera, no? Shoutout po sa inyong dalawa. So yun, sana may napulot kayong So punta na tayo, mga ka-jungers, huwag na natin patagalin dahil mahaba nating video. So magpa-price update na tayo ng presyo ng tanso sa aking rektan. So effective to kaninang umaga lang din, mga ka-jungers, February 14, 2023, mga ka-jungers, no? So kung handa na kayo, hawak ngayon ng lapis sa papel. Sisimulan natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilistan nyo na yan. And so ito, mga ka-jungers, magsisimula tayo sa pula class C. Ang presyo ng pula class C sa ating rektan ay 422 pesos na yan, mga ka-jungers, per kilo. At punta na tayo sa pula class B. Ang presyo ng pula class B sa ating rektan ay 451 pesos na yan, mga ka-jungers, per kilo. At punta na tayo sa pinakamahal na tansong wire. Ito ang tinatawag na pula class A. Ang presyo ng pula class A sa ating rektan ay 471 na yan, mga ka-jungers, per kilo, mga ka-jungers, no? So yun, umangat ulit ang presyo ng tanso sa ating rektan. So yung mga so sa mga presyo na nabanggit ko, mga ka-jungers, magkakaiba-iba po kasi kami ng nirerektahan. So yung mga binabanggit kong presyo ay gawin yung lang pong yung guide. Yun, no? Sa inyong pamimili. Pagkumpara nyo nilang yan dun sa inyong mga binibentahan, mga ka-jungers. Dahil iba po kami ng nirerektahan, no? So sa akin lang ay guide nyo lang yan para nalalaman nyo lang din na umaangat o gumagalaw ang mga presyo ng tanso sa mga rektahan, mga ka-jungers, no? So yun, mga ka-jungers, no? Sana may natutunan kayo dito sa panunod ng video na to. So maraming pong salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo man ang ating video for today, pakilike naman. At kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, click nyo yung subscribe button at hit nyo yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload kong mga video. So hanggang dito na lang, mga ka-jungers, ang inyong ka-jungers na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlogs. Bye-bye, mga ka-jungers, no? At maraming salamat po sa 8,000 subscriber po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa 8,000 subscriber po natin. So, tara, let's go! Thanks for watching, mga ka-junglers! Yeah!